Yun, pupuntahan natin si Robert sa bahay nila. Asikasuhin namin yung nabili naming lamba. Tingnan natin kung ano yung mga nabili natin kay Robert na lambat. Let's go! Oh, ba't dyan ka nasasahig kumakain? Wala, kahit talaga pag mahirap. Anong ulam mo? Tuyo. Wow, sarap niya na. Tuyo? Ito yung mga nabili natin kay Robert. Yan, 25 kilos na tinga. Tinga. Tapos at ito yung para sa lawayan ng lambat na tingko. 140 mm. Ang LBS niya 100 LBS. Brand ENT. Yan. Ito yung mga nabili natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 kilo. Tapos ito yung isang bandil na numero 5. Isang bandil yung nabili natin. Yung size ng lambat, numero 5 by 50. Numero 5 by 50 by 0.30. Yung hibla ng ano ng nylon na ito. Yan yung ano sa amin dito, buddy. 0.30 para matagal masira. Okay rin naman humuli. Tapos ito, lubid. Numero 5. ENT ang brand. Brand niya, ENT. Isa. Divide na ito eh. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Yan, sakto siya sa ilang banatasan niya na ano, sampo, pag natapos. Sampo. O sampung bantasa o sampung panyo pag natapos yan. Yang 50 mata, hatiin natin yan sa? 25. 25 mata yan. Yung isa, 24 lang kasi patay yung isang mata. Ayaw, patay na yung isang mata pag hinati. Ito naman yung pang balbita niya. Balbita, anong gagamitin dyan pang balbita? Number 10 ito. Number 10. Yung pantahi dito sa lambat na yan. Pang ayuma yun. Ayuma. Ito naman yung pataw. Tapos ito yung pataw. Repsol ba ito? Binili natin ito sa ano, sa mga tindahan ng mga pang floor mat. O sa mga tindahan ng mga floor mat, mga din, sa mga ano, sa mga swilas ng chinilas, sa mga pong. Kasi ito siya matibay talaga kahit ilang taon mong gamitin. Hindi, tapos ito, sira na yung lambat mo. Ito buo pa. Pwede buo pa ito, pwede mo pang gamitin yung mga dati mong lambat na ilan na lipat-lipat lang. O lipat-lipat lang. Hindi siya nagbabago yung kapal niya. Yung ano nito, pangalan nito, Cripsol. Yan. Ang laki nito, kasing laki ng plywood. Yung laki walang ng nabibili nito ito sa mga ano, sa mga nin, sa fishing supply, kundi wala sa mga ano lang. Sa yung mga tindahan ng mga ano, pong, pang flooring sa mga ano, pang hindi, pang swilas ng chinilas yan. Swilas ng chinilas. Chinilas. Sa mga pong. Sa mga pong yan, doon namin nabili, nakita namin, matibay pala yan. Pwede palang gawing pataw na ang lambat. So yun yung mga nabili natin sa kanya. At saka may kulang pa ito, buddy. Nandito natin. Yan. Yung brand ng lambat na to, Mariner, bagong brand, bagong labas ng lambat. Susubukan ni Robert kung matibay, kung hindi palit na pong bago. Tapos na. Ang gagawin dyan sunod, sinsay. Sinsay na naman siya. Kailangan lagyan natin ng yan, ganun yung parang nakahanger yung lambat. Dyan siya, ganun. Yan. Tapos dito siya, dito natin sinsayin yung lambat. So ganito yung gagawin natin. Yan. Tapos, tingnan mo, maganda yung ano nyo. Bye! Yan, kailangan ikutin para hindi mamilipit yung sininsay na lambat, para matanggal yung ano, pagpapilipit niya, kasi habang tumatagal yan siya na umilipit, ikutin na lang yung planggana. Yun, yun yung purpose bakit nakalagay sa planggana. Ulit, ano kayo? Marinir. Marinir ang putin. Marinir. Kasama na lang. Palawit. Sabi ko mahabang na pagkatin. Ano lang ko
Tapos na namin sinsay ni Robert yung lambat. Ito naman, yung dating nakalagay dito, pagbili, may nakatuhog na kuralon. Ito ngayon gagawin dyan. Kuluning dyan sa ano, sa purunan, sa buti. Pag napakitid mo ng tuto, ah. Sigurado? Oh, sigurado. Tuhog ka. Yun, tapos na yung kabilang side. Pagkatapos nyan, papalitan natin ng mga kahit mga 50. Papalitan din naman yan. Yan, gano'n. Basta ano lang rin naman yan para lang makarating doon sa dito. Gano'n, madali lang tuhog. Kain natin. Yeah, dilipat na yan siya doon sa ano, sa nylon na pinalipit sa Riyado. Ini sa ko Riyado. Pwede na 'yon. Padali ko din agad 'to eh. Oh, ayan na. Nakatagos na yung nylon na pinalit doon sa dating nakatuhog diyan. Kabilang side na naman. Ayan na. Saglit na lang ituhog dito sa kabila. Susuot na dito sa nylon yung kabilang side dito, buddy. Tatali. Tapos na. Umpisa na ni Robert pagkating ng lambat. Nakatali magkabilaan dulo. Bibilangin yung mata dyan. Ilang mata? 25 mata bago umpisaan cutting. Ayaw, huwag ba ito? 25. So dyan yung mata na pang 25. Yan yung kakatingin. Yan. Ganun lang yung position ng pag-cutting. Kung once na magkamali ka ng cutting yan, talagang hindi mo mapakinabangan yung lambat. Kinakailangan yan. Ganun na itong ano. Yung puro lang gunting. Op! Tapos na? Cutting. Tapos. Yan, pinaghati na sa dalawa yung 50 mata. Uy, daw si Boy balisong ah. Daw si ano yan, sino yan? Si Boy patanggas yun. Si hindi, yung isa lang yung buhok dito. Tubol. Si Tubol. Pagkatapos ng nakating na natin yung 50 mata na numero 5, kailangan na naman natin tutuhugin ng ito, nylon na ito. Yan. Medyo malaki para hindi, ngayon tutuhugin natin. Ako na lang yung magtutuhog kasi si Robert may ginagawa pa. Kaya ako muna yung magtutuhog nito. Abutin tayo ng mga dalawang araw nito bago matapos. Hindi rin naman. Pag mabilis ka magtuhog ng lambat na to, madali rin naman na matapos. Pero kung sa katulad ko ganito, mabagal. Bawat mata nito, buddy, kinakailangan isusuot itong nylon na ito. Bawat mata ng lambat, kinakailangan maisuot ito. Ayan. Suot lang ng suot. Ayan. Hanggang sa matapos doon sa dulo. Di tayo sanay magtuhog ng lambat. Kinakailangan talaga ng mas may mabilis. May na... Nahir na ako ng mabilis magtuhog ng lambat. Kaya kung hindi, abutin ka ng siyam-siyam. Nahir tayong tao na magaling magtuhog ng lambat. Kahit sa gabi yan, magaling magtuhog kahit walang ilaw. Pinakabunsong kapatid nila Robert. Sila, gawain niya na kasi dati. Nahir siya ng... Dati nga daw. Nang... Tuhog, 20 lang. Ayos yung damit mo, Barando TV pa. Ah, siyempre, idol ko kayo eh. Hindi pa din na, Barando TV. Ayusin mo daw. Subscribe. And click the notification bell. Barando TV rin yung damit niya, buddy. Oh. Like and share. May our YouTube channel. Import ako nila, import. Nagambo, nasa mo naman pa nagkain ng kamyaso. Na kailangan itali yan doon sa magkabilang dulo.
Pag hindi mo tinali yan, mahuhugot yung lahat ah. Tapos yung pinagpaguran mo. Yan, tapos na mga bagi. Matapos natin tuhugin yung lambat, ngayon lubid naman yung unahin natin, kasi yung lubid na hindi natin bastang ilatag sa ano, kinakailangan pa nating unatin para mas maganda, hindi siya mamimilipit pagka hinatay na natin sa hanayan. Yan, siya yung kuya ni Robert, ganun rin, isa siyang fisherman. Siya yung gagawa ng lambat natin. Mas mabilis kasi siyang gumawa, 10 panyo saglit lang niya gawin. Kaya yan yung unahin daw, lubid. Saglit na tayo kukuha. Yan, sa gitna daw kukuha para hindi magulo. Tapos yan, puhin natin lang yung lubid natin. Pahali dyan. Yun. Tapos dadalhin mo yan doon. Oh, ilalim. Yan, sige. Yan, kinakailangan unatin. Unatin lang yung lubid na yan para pagka nahatay na o kaya ginamit na, nagiging may lambat na siya, hindi siya mamimilipit. Pagka nilagay kasi natin ng direct yung nylon lubid na yan, namimilipit yung lambat. Andun na siya, layo na. Ito yung dito siya naghahanay ng lambat, pero iba yung ano niya ngayon, nahanayan. Yan, inuunat niya na. So, yan na siya, buddy. Naunat niya na yung lubid. Tatali na lang yan siya dito sa hanayan. Dito na, dito siya magbubuo ng lambat na 5. Finally, si Robert, mayroon na rin, pag nabuo ito, mayroon na siyang matang 5. Doon yung pinaka dulo niya, tapos yung kabilang dulo nandun. Ito yung mga bubuhing lambat na number 5. Ito yung lambat, nylon, at mayroon tingga. Yan, pagkatapos nga ng lubid na nailagay doon sa hatayan, susunod naman natin yung nylon. Yan, yan. Tali dyan yung pinakadulo ng nylon. Tapos ganun rin, dadalhin niya rin yan doon sa kabilang dulo, katulad ng lubid na yan. Yan, nandoon na si Ipay. Pagkatapos nito, buddy, di ba mayroong isang, ito yung pagtutuhugan ng lambat, tapos itong isang nylon, dalawa yan sila. Dalawa. Dalawa ito. Dalawa. Ito yung pagtutuhugan ng tingga. Tingga. Mabilis yan gumawa si Ipay. Yan, papasok dyan yung mga tingga. Ilang kilo yung ano dyan sa isang panyo? 1.5. Ha? 2.5. 2.5 kilos na tingga sa isang banata na number 5 na mata. Sa 200 meters. 200 meters kasi itong lambat na ito eh. Yung haba niya 200 meters. Yan, mas mabilis siya. Saglit lang niya matapos yung isang panyo. Siguro ito bukas ng tanghali, tapos na, no? Hapon. Ah, bukas ng hapon, tapos na. Tingin ko ba di ito, dito tutuhog, okay, dito okay. Lalagay yung lambat, nandito na yung mga tingga. Yan, nakalagay na, nandiyan na yan. Ikakalat niya na lang yan doon hanggang dulo. Tapos itong kabilang side na tinuhog nung nakaraan, ipapasok naman natin ito sa dito sa lubid. Ito lubid na ito. Tutugtong siya dyan para malipat itong lambat doon sa lubid. Ayan, ganun. Ganun lang yung pagtali. Oh. Ayan. Tinali ng ganun. Kinakailangan nakaganyan yung nylon. Ay, lubid. Ayan. Nata-transfer siya doon sa lubid ngayon. Ayan. Diyan na yan siya lilipat sa lubid. Simple lang, buddy. Ayan, tapos na. Ayan. Pagkatapos niyan, buddy, dito na naman sa yung sinasabi ko kanina, yung isang nylon, yung katapat ng may tingga. Ito. Ayan, doon na naman siya itutuhog. Pareho rin yung proseso dyan sa ano, sa lubid. Ganon rin, tutuhog rin itong isang nylon. Nylon sa nylon na yan. Ganun. Ayan. Transfer na doon sa kabila, doon sa lawayan ng bago nating nylon. Yun, tapos na natuhog. Ganun rin, gagawin rin natin na iibabaw itong pinagtuhugan ng lambat. Yan, nakaibabaw siya. Dikit na. Nakailalim yung tingga. Yan, dito yung tingga. Ito yung sa lambat niya. Ganun.
Yun na, tapos na. Tapos iurong lang niya doon ng kaunti para malagyan na natin ng tingga. Yun. Na kailangan balance yung pagkatali niya dito. Kung hindi balance, pwede naman siyang i-adjust. Yun. Anong tawag niyang ganyan? Timplahin. Timpla. Titimplahin siya. Kaya kailangan pantay yung unat niya. Yan, ganun. So, hindi pa kinakailangan talagang i-adjust. Para pareho yung unat niya mula dito hanggang pinakadulo. Pagka natapos siya, hindi siya piktad. Yan. Libel na ba? Yes. Yan, libel. Yan, libel na. So, wala na. Pareho na yung unat ba dito. Tapos, ito ang gagamit natin paggawa. Yan. So, yan yung anong tawag niyan? Sikuhan. Mabilis yan siya ba di? Yan, anong tawag niyan ganyan, pinupulupot yung ganyan. Bakit nakadistansya sa dito? Ayaw ng tenga. Aw, pantayin niya mamaya. Tingnan mo. Wah, daw makina. Yan, ilang mata ang pasok dito sa tingga? Dalawang mata ng 5. Sige, dalawa. Bilis di ba, buddy? Kung siguro kung kami gagawa ni Robert na abutin kami ng isang buwan, isang panyo. Tapos putol. Yung putol. Sampo. Yes, ilang bilang? Sampo. 10 mata bago. Dangkalin. Oh. Dangkalin, ilang dangkal? Dalawa. So, pitis. Pitis na naman. Yun. Pitis ya. Bahala na kayo kung ilang pitis yung gusto ninyo. Huwag naman masyadong marami. Mabilis, oh, bilis. Tapos nun, nung ito, tingga, tapos pitis. Tingga na naman, tingga. Kakabit dyan. Dalawang dangkal sa dalawa, tapos dalawang dangkal uli, tingga na naman. Ayaw bakbaki pa eh, kay makuanta, basig mahair ka sa kuan, sa ilaha, magpahimo sa imuhag lambat. Maayo. Yun. Mura lang naman yung labor dito ba din ng lambat? Magkano yung labor dito ng lambat? 400 lang. 400 pesos ang isang panyo. 200 meters yan siya, 400 pesos labor. Yan, ganun pa rin, same process pa rin yung gagawin dito, dangkal, pagkatapos ng tingga na ito, dalawang dangkal na naman, pitis. Pagkatapos ng pitis na yan, dalawang dangkal na naman, tingga. Ang bawat pasok natin sa tingga, dalawang mata bawat tingga. Yan, bilang na naman ang 10, kada pitis, 10, dalawang tangkal, 10 mata, bago tingga na naman dyan bali. So, simple lang, mabilis siya gumawa ng lambat, tignan ninyo. Oh, daw machine yung, ayaw lagi kuan, ayaw pag, oh, walang tingin-tingin yan, oo. Oh. Ang sarap lang magtingin pagka ganun kabilis gumawa ng lambat, yan, oh. Paspasa, oy. Oh. Ilang tingga na kaagad nakabit niya? Isa, dalawa, tatlo. Nakatatlong tingga na siya. Wala pang ilang minuto pa lang. Tatlong tingga na yung nakabit niya. Siguro ngayong hapon na ito, matatapos niya doon sa pinakadulo. Pitis, ganun lang. Parehong proseso lang, buddy. Mula dito sa umpisa. Yan, ganun. Ulitin ko lang, bawat tingga, dalawang mata, pagkatapos dadangkal ka ng dalawang dangkal, tapos ito, may pitis, yan. 10 mata yung pasok. Tapos ganun pa rin, pareho, 10 mata na naman, tingga, ang magkabilaan yung pitis eh. Tingga, pitis. Pitis, dalawang mata yung pasok. Number 5 yung mata na ito. Doon na siya. Malayo na siya. Tapos ito namang pataw, pagkabit ng pataw na yan, kinakailangan mo nang tapusin itong tingga hanggang doon sa dulo. Matapos, maubos itong 200 meters, di ba? Pag naubos na itong 200 meters, bago natin ikakabit yung pataw. Ibang ang proseso naman ng
pagkabit ng pataw. Kasi yung pataw medyo katulad nung doon na ginawa ni Ilmer. Ganun siya. Ayan. Iba yung distansya niya, iba yung layo. Ito ang distansya ng tingga, apat na dangkal. Apat na dangkal mula dito sa umpisa hanggang dito. Apat na dangkal na yan, buddy. Ayan. Dalawa, pitis yung sa gitna. Dalawang dangkal, pitis. Dalawang dangkal, tingga. Simply amazing. Tapos na yung ating tingga. Tapos na. Hanggang dulo na yan, buddy. And pagkatapos niyan, dahil tapos na rin itong tingga, dito na naman tayo sa pataw. Kahapon lang natin ito na tapos, kahapon ang hapon. Ngayon, pataw na naman. Siguro maghapon ito tapos. Dinaabuti ng hapon, oh. Yan yung pataw na kinatingkating natin kanina. Bago natin kakabit itong pataw, gayto kasi kalalaki yung pagbili namin. Kakatingkatingin muna ito. Magkasablay ka dyan. Nang maliliit, ganun. Para makabit sa lambat. Ang tawag nitong pataw na to, Cripsol. Yan, ito nabibili sa mga tindahan ng swilas ng Chinilas. Cripsol yung matibay ito, tested na dito. Mga kahit 20 years pang gamitin. Kahit nasa ilalim niya ng dagat, hindi siya nagbabago ng kapal, ganun pa rin yung ano niya, hindi magnipis. Matibay talaga, tested na itong Cripsol na ito. Yan, pagkatapos ng kating-katingin ng ganito kaliliit, buddy, yan yung pinaka size na talaga, ganun kalalaki. Patingin daw, mer. Yan, ganito kalalaki na, ganito na siya kalalaki. Ito na yung kakabit natin sa lambat. Kailangan na tanggalan siya ng mga kanto. Yan, mga ganito. Yan, para hindi magsabit sa lambat. Yun. Nabaw? Ito. Yan, tinanggalan siya niyan. So ito ganun din, tatanggalan dito ng mga kanto. Alisin mo kanino yan? Wala na siyang kanto. Dapat numero dulce. Yan yung pagkabit ng pataw. Yan, ganun una, pitisan. Hindi kasi basta magkabit ng pataw na walang lock. Yan yung kaya, marami. Pitisan mo ng marami. Yan. Ito siya, napitisan na. Tapos ilalagay natin ang pataw. Ilalagay yung pataw dyan. Ilalagay dito sa kabila. Dyan, sa pinakadulo ng pataw. Tapos pitisan uli. Yan. Yan, dublihin. Pitis dyan sa pinakadulo ng pataw. Yun, ipit. Para mas maganda siya nakabaon, dudublihin mo natin bago hilain. Tatlo lang. Tatlong pitis lang. Dito naman sa gitna. Yan, dulog sa gitna ng pataw na naman yung pitis. Anong numero yung pambalbita mo, Pai? Diyos lang ito. Dapat 12. Dapat mas maganda 12, buddy. Diyos lang yung gamit niya napuputol pagka sa pataw. Kaya hindi siya maputol pag hinila ito, doble. Okay, tapos na. Ayan, tapos na. Pitis na lang sa pinakadulo. Okay. Ayan. Ito ba di yung pataw na yan at saka yung tingga na ito, kinakailangan pantay siya. Pantay, nagkapantay siya na. Ito na yung hitsura niya na, yan, inipit ng nylon dyan sa dulo, gitna at sa dulo. Tapos, so tingga, ano lang natin na isang tingga bago pataw doon. Ito atin talaga isa. Ganun din ang proseso. Ganun din, pareho rin lang. Kinakailangan ipantay lang yung pataw doon sa tingga, buddy. Yung isang tingga doon, bakante na wala ng pataw dyan. Yun lang yung dulo. Tapos dito na namin maglalagay ng pataw. Tama.
Alot. Yan, dito na bili ni rola na nylon. Tipis din sa pinakadulo. Pero bali. Lipat sa gitna. Ano lang proseso, buddy, hanggang sa matapos yung pataw. Siguro ito mamayang hapon tapos na. Ayun, buddy, malapit nang matapos yung isang bantasan natin o isang panyo. Doon na si Ipay, oh. Tapos niya na, pinakalas na pataw ito. Tapos niya na. So ito ang yung nylon na yan, isusuot dito sa mga mata na yan, yan. Ganun. Hanggang magdugtong siya doon sa tingga. Yan. Pinaka-guide niya. Wala na siguro tali basta, ha? Oo, oh, hindi yan siya taling yan. Basta. Tali lang, tali talaga yan na taling pang matagalan. Hanggatin natin para ma... Yun, yun. Diyan lalagay yung tainga niya sa pinakadulo. Tapos ito dito. Tapos dito. Dira-dira. Tatalik natin ito. Tapos diyan, ito na yung inano na nylon yung pinakakatapusan ng lambat. Para kung halimbawa, yan o nakaunat. Maputol mo na ito bago niya tumabiak. Oo. Oh, oh, yun. Pinaka-guide niya. Tingga. Papunta ng pataw. Tapos itatalik dito. Yan. Sa lubid. Lalagay sa lubid. Yan, didikit siya, pipitisan kasama ng yan, yung may pataw. Tapos dito na siya ibabalik. Yun, babalik siya dyan sa pataw, yung pinakahuling pataw na kinabit. Yan. Tapos nilagyan natin na yung purma ng pataw pagka napitisan siya ng nylon. Paglagay ng tainga, susuot natin ito dito. Yan, susuot doon yung pinakadulo ng ganyanin. Yan. Ang itatali natin dito yung nylon. Ito ang panghila. Yan. 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 Para magaya nila. Lupot. Yan. Sabit lang ganyan. Sa pataw ito, buddy. Pag ganyan na, puro na, susuot natin ito dito. Yan. Tapos ito hilay natin. Oo, para mag-lock siya. Yan, diba? Kasilbi mag-lock siya. Yan mo yan, oh. Ito. Yan, oh. Lulubog yan. Diba? Tapos. Pater. Hindi natin itong lubid natin ang sobrang ito. Hindi natin ito puputulin. Lagay natin itatali kasi natin dito. Ito ang magsisilbi yung pandugtong. Pandugtong doon sa panibagong ganito. So ito na yung tainga niya, buddy. Yan. Yan na yung tsura niya. Tapos sa kabila. Tapos sa kabila, ganun rin yung gagawin. Ganun pa rin. Ganyan din. Sabit lang. Tumaba na siya. Hindi na lang kung habaan pa talaga. Pero ito okay na. Susuot natin ulit dito. Hilain naman natin itong isa. Diba? Tapos hihilain natin ang ganda para magpunta sa gitna yung dugtungan niya, oh, diba? Okay na. Lagi pa natin lubid. Ah, lubid pa. Ito naman ang, kasi wala itong lubid kanina. Ito ay lalagyan natin ng, ito ang ilalagyan natin pang silbing pantali. Pang dugtong niya sa isang ganito rin, sa isang lambat. Ah, ganyan na, buddy. Okay na yan, buddy. Okay na. Yan na siya yung pinaka tainga sa tingga, tainga sa pataw. Ayun, tapos na. Okay. Tatanggalin na natin. Ayun, tatanggalin na dito sa hanayan. Kung mag-uumpisa pa lang kayong gumawa ng ganitong klasing lambat,
gagastos kayo ng 20,475 pesos sa 10 panyo na tig 200 meters bawat panyuan. So, medyo malaki ba di pagka bago lahat, brand new yung lubid, brand new yung nylon, brand new yung tingga, at brand new rin yung pataw. So, ganun kalaki yung gagastusin natin, 20,475 pesos. Kasama na po yung labor per panyo sa 200 meters ay 400 pesos bawat isang ganito. Yan, pag natapos, hanggang dito. Ganun siya kalaki yung gagastusin pag 10 panyo ang pinagawa mo na bago lahat. Pagka gagawa ka naman, halimbawa nasira na itong ito, yung pinakalaman niya, sa susunod mong gawa, ito na lang yung bibilhin mo kasi meron ka ng lubid, meron ka ng nylon, meron ka ng tingga, at meron ka ng pataw. So ito na lang yung bibilhin mo, yung pinakalaman, pinakalambat mismo. Maliit na lang yung gagastusin mo. Ang bundle nito, 1,000 meters, 6,800 ang price dito sa amin, brand new. Yan, ganito ba dito? At maraming maraming salamat sa walang pasawang pagsuporta sa ating channel. Mabuhay po tayong lahat. Thank you sa suporta. Happy 23K subscribers. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga viewers. Thank you very much. Hanggang dito na lang yung aming tutorial tungkol sa paggawa ng lambat na numero 5. Sukat ng lambat as number 5 by 50 by 0.30, yung pinaka kapal ng nylon na ito. Yan. May haba siya na 200 meters bawat banatasan. Yan, thank you very much sa walang sawang pagsuporta. Subscribe our channel Barando TV. Like, share, and hit the notification bell para updated tayo sa bawat upload namin ng mga video. Yan, maraming salamat po. Tapos na, dadalhin natin doon sa bahay ni Robert. Si Robert may ginagawa dito eh. Kaya ako na lang yung nagbablog doon. Sangit man. Bert! Ito na yung lambat mo, tapos na. Ha? Gamitin na mamaya? Ah, isa panyo pa nga lang. Yan si Robert. May ginagawa siya. Nalinisan ko yung ano, tingga. Nalinisan niya yung tingga. Yung naka-isang panyo. Natapos din. Meron pang siyam na panyong gagawin. Kasi 10 panyo ito lahat. Ayun, salamat mga buddy sa walang sawang pagsuporta sa aming channel. Ayun, antabayanan nyo mga buddy yung ano natin, pinagawa ng lambat. Dahil sa inyo mga buddy, nakabili tayo ng lambat na 5. So, makaka ano na tayo, makakahuli na tayo ng malalaking isda.